Ang hindi pwede, maging kayo. Char, hindi mahalaga kung kailan ka maliligo. Ang mahalaga ay kung gaano kainit, kalamig, at kung gaano kakatagal nakababad sa tubig. Pag nakababad ka ng isang oras sa tubig na sobrang lamig, mas malamig pa sa crush mo, Char, mas malamig pa sa freezer mo, maaaring bumaba ang blood pressure mo, bumagal ang pagtibok ng puso mo, at mawalan ka ng malay. May mga athletes after training, nag-a-ice bath sila, pero for 10 to 15 minutes lamang para maibsan ang muscle pain. Pag sobra-sobra talaga isang bagay sa katawan natin, nakakasama yun. Pag sobrang init, napapasa tayo. Pero pag yung simpleng tabo-tabo lang, shower-shower, hindi ka naman nakababad, at katamtaman ang temperatura, maligo ka kung kailan mo gusto, walang mangyayari sa'yo. Tulad ng walang nangyayari sa'yo pag naligo ka sa umaga, malilinisan lang ang katawan mo, mawawala ang dumi, at ang mga alaala nyo ng ex mo. Magkakasakit ka ba pag natulog kang basa ang buhok mo? Hindi. Babasahin mo lang yung pillowcase mo at pagkising mo sa umaga, single ka pa rin. Char, hindi sasakit ang ulo mo dahil natulog kang basa ang buhok mo. Ang problema pag may headache ka ay nasa loob, nasa ugat ng utak mo ang problema. Wala dito sa ibabaw, kaya pag nabasa yung buhok mo, walang connection, parang ikaw at yung crush mo. Char, hindi ka rin sisipunin. Nagkakasipon tayo dahil sa allergy at virus. Hindi naman tumutubo ang virus pag basa ang buhok mo. Pero, pag ang pillowcase mo ay madumi at matagal mo nang hindi pinapalitan at hinigaan mong basa ang buhok mo, pwedeng magka-fungal infection dito sa scalp mo at magka-dandruff ka. Yun lang yun. Yun lang ang affected. Yung ibang parte ng katawan mo, wala silang pakialam. Parang yung crush mo. Magkakapulmonya ka ba pag natuyuan ka ng pawis sa likod mo? Hindi. Babaho ka lang at hindi ka napapansinin ni crush. Char! Ang pulmonya or pneumonia ay isang infection sa baga. Pagka humihinga ka, hindi lang hangin ang nilalanghap mo kundi yung mga kasinungalingan ng ex mo. Char! Pati yung virus at bacteria. May natural na paraan ang katawan natin para labanan ang mga to, pero sa kamalasan, pag na-expose ka sa isang taong inuubo, infected siya ng matapang na bacteria at ikaw mahina ang resistensya, magkakanyumonya ka. Hirap ka ng huminga, maplema ang ubo, may chest pain dahil wala na siya sa buhay mo. Char! Magkaka-fever ka, 37.8 degrees Celsius and above, at manghihina ang katawan mo. Pagka lumalala ang sintomas mo, hindi ka nag-improve, huwag ka self-medicate, magpa-check up ka agad sa doktor in 3 days. At ito ang mga paraan para maiwasan ang pulmonya. Sa loob ng balat mo pag nasweruan ka. Nung bata kasi ako, akala ko pag tinusok yung needle, may iiwan na, kaya takot na takot akong igalaw yung kamay ko. Pero no, hindi iniiwan yung needle doon. May dalawang parts kasi to. Yung needle at yung cannula. Ayan, na itutusok natin to both sa pasyente. Ayan, tusok, masakit, pero pain is temporary. At pag may nag-flow na blood, tatanggalin na namin yung needle. Ganyan. Ayan, mawawala na yan. Tulad ng ex mo. Char! May iwan yung lessons. Char! Yung cannula. May iwan yung cannula dyan sa loob ng balat mo para dumaan yung fluids. So you can move it, but not too much kasi baka ma-dislodge. Pero you don't have to worry about the pain. Hindi na masakit yan sa loob kasi plastic cannula na lang yung natira. Wala na si needle.